napindot na yata. Ano tamik ka kan lilibet ka busal kay para kay lebon sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, pasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa inyong pagsusumikap na makapag-aral na kung saan ay kayo mismo na mga kababayan ang nag-initiative na magkaroon tayo ng lecture tungkol sa Islam at ang naisip ko na tatalakay natin ay para makaingat din po kayo at malaman niyo po yung mga batas. Kasi pag Juma, hindi natin masyadong ma-detail. Pag sa Juma, kasi limitado lang po yung oras natin doon. So, ang tatalakayin ko sa inyo sa abot ng aking makakaya ay tungkol sa bid'ah. Ilan po dito yung born Muslim? Born Muslim, mga Maguindanao, Maranao, Tausug. Meron? Ah, konti lang pala. Oo, Maguindanao. So, the rest is ano na, mga balik Islam na. Mashallah, nakakataba ng puso na maraming nagbabalik Islam. Alhamdulillah. So, ano ang ibig sabihin ng bid'ah? Sino nakakaalam sa inyo ang ibig sabihin ng bid'ah? Innovation. Okay, pero malawak pag sinabi mong innovation, lahat ay bid'ah. Yung cellphone, bid'ah din yan. So, bawal yun. So, ang bid'ah, kasi every time na nag-aaral kayo, laging may dalawang definition. Lugatan wa istilahan. Tama? O lugatan wa syar'an. Yan. Pag lugatan, ibtida'u shay min ghairi mithalin sabiq. Ito yung isang bagay sa panahon natin na hindi matatagpuan sa noong unang panahon. Yung mayroon ngayon na wala sa kapanahunan noon, pangkalahatan. Yan ang tinatawag na bid'ah. So nabanggit ko rin kanina sa khutbah na yung katulad ng halimbawa itong mga electric fan, itong mga kagamitan natin ngayon na ginagamit natin sa pang-araw-araw, mga sasakyan, mga bus, yan ay bid'ah sa lugatan. Walang problema diyan. Walang problema, hindi yan ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin na bid'ah ay bid'ah sa ating religion. Bid'ah sa pagsamba. At ang definition niya, pinakamaiksing definition niya, huwa ta'abbud lillah bima lam yashra'uhu Allahu wala rasuluhu wala khulafa'uhu ar-rashidun. Ito yung pagsamba mo sa Allah na walang dalil sa Quran, walang dalil sa hadith, at wala rin sa mga sahaba ang gumawa nito. Sa apat na khulafa ar-rashidun, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, at saka si Ali radiyallahu anhum. Ibig sabihin, kung sakali na hindi ginawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero ginawa ng mga sahaba, so i-check natin 'yon. Halimbawa, inipon daw ni kanina, hindi nakalimutan ko pala sa khutbah ko, sasagutin ko sana yung tungkol sa bagay na 'yon. So dito na pagkakataon ko para sagutin. Inipon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang Quran, binanggit ko kanina, lahat ba kayo kanina nasa Jumaa sa masjid? O yung iba lang. Itong nilalaman niya, yung laman niya, salita ng Allah, ang tawag diyan Quran. Ang Quran noon, nakasulat saan? Sa panahon ng propeta? Sa mga balat ng hayop, sa mga punong kahoy, sa bato. Kasi wala pang papel. Oo. At namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam na natili ang salita ng Allah na doon nakasulat. Ngayon, pumalit si Abu Bakar radiyallahu anhu. Nung pumalit siya, si Abu Bakar kasi, ang ugali niya, kung ano lang ang ginawa ng propeta, hindi niya kayang baguhin. Kasi bago namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon ng mga sundalo na nakaready na, naaalis at inihintay na lang ang order ng propeta sallallahu alaihi wasallam at binata yung leader ng mga sundalo.
At kasama doon sa pamumunuan ng binata na yon ay si Omar. Kaya nung maupo si Abu Bakar bilang khalifa, bilang susunod na mamumuno pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsuggest si Omar. Sabi niya kay Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, palitan mo yung leader natin kasi bata." Ano sabi ni Omar? "Hindi ko kayang palitan ang inilagay ng propeta." Sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, hindi katulad sa panahon natin ngayon, 'di ba? Pagka ibang presidente na upo, papalitan niya si Pope Staff. Tama? Pag halimbawa dito sa ISCAG, halimbawa lang, papalitan yung presidente dito, papalitan niya yung kanyang nasa baba, mga staff. Pero si Abu Bakar, hindi niya kayang palitan yung anumang inilagay ng propeta na rangko ng kanyang sundalo. Kaya nagsuggest siya na, "Ya Abu Bakar, ano kaya kung ang Quran ay ilagay natin sa iisang lagayan para mas madaling mapangalagaan?" So dito, ayaw ni Abu Bakar kasi gusto niya manatili ang Quran kung paano iniwanan ng propeta. So, nung umalis na yung mga kawal na itinalaga ng propeta Salasal na umalis para sa labanan, maraming nakakasaulo ng Quran na naiwan sa... Okay. Maraming nakakasaulo ng Quran na naiwan sa Madina. So, ang problema, pag-upo ni Abu Bakar, ang unang gera na nilabanan niya, sino nakakalam, anong gera yon? Sino mga kinalaban nila? Sa Madina. Anong naging alitan, conflict sa Madina? Ang mga nagbibigay ng zakah. Sa panahon ng propeta, nagbibigay sila ng zakah. Noong mamatay ang propeta, naitigil ang pagbibigay ng zakah. Sabi nila, patay ng propeta Muhammad SAW, kaya hindi na rin kami magbibigay. So nagkaroon ng gera. So maraming namatay na nakasaulo ng Quran. So dito, napag-isipan ni Abu Bakar na ipunin ang Quran sa iisang lagayan. Sa isang lagayan. Katotala, halimbawa, yung binabasa natin, halimbawa, ganito. So nakalagay na siya sa ganyan. Ang tawag doon ay mushaf. Kaya ang tanong dito, kasi mga babae naman kayo, ano ang hatol sa paghawak ng babae sa mushaf kung siya may dalaw? Bagay yung topic ninyo, bida, pero hahaluan ko na ng mga batas. Ano ang hatol sa paghawak ng babae na may dalaw o kaya ay may dugosanhin ng panganak, yung nifas? So kung direkta niyang hahawakan, bawal talaga yun. Ayun ay napagkasunduan ng mga fukaha natin, na bawal niyang direkta na hawakan yan. Pero kung may takip yung kamay mo, pwedeng hawakan yung mushaf. Mushaf. Okay? Pwedeng hawakan ang mushaf. Pero ganitong tafsir ni Ibn Kathir, pwede bang hawakan ng walang guantes? Pwede po, kasi hindi siya matatawag na mushaf. Kasi ang tinatawag na mushaf, ang nilalaman niya ay Quran lang. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Okay. Pwede bang basahin? Kung bawal sa kanyang hawakan, pwede ba niyang basahin ang Quran na kahit na siya ay may dalaw? Nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. At ang raje at ang correct sa pananaw ng ating mga ulama, alam ko, laging pinagdidiskusyonan to. Walang dalil na malakas, matibay, na bawal sa babae may dalaw na bumasa ng Quran. Sa dami ng babae na dinadalaw sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi man lang naitala? Bakit wala man lang hadith na binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Kumbaga halos lahat ipagbawal na niya, pero bakit yung sa babae hindi na isama? So ibig sabihin, nagpapahiwatig na yun ay pwede. Pwedeng magbasa ang babae ng Quran na kahit na may dalaw. Maliban kung ay yung sa cellphone, pwede niyang hawakan yung naka-download diyan. Bakit? Kasi hindi naman yan matatawag na mushaf. Yan ay ang tawag diyan, application lang. Dinownload lang siya. So walang problemang hawakan mo yung cellphone mo na mayroong Quran. Basta pagpapasok ka ng CR, close mo lang. Okay. Dahil dito, alam niyo ba, mga kaalaman, dagdag kaalaman, sabi nga ni Kuya Kim, di ba? Sabi niya, dagdag kaalaman. Alam nyo ba yung binabasa nyo na Quran na yan, na may mga vowel, haraka? Walang vowel yan. Wala ring tuldok.
nung kauna-unahan na ibinaba ang Quran, walang vowel, walang fatha, walang damma, walang sukun, walang kasra. Wala ring tuldok yan. Hindi mo alam saan dyan ang ba, saan dyan ang ta, saan dyan ang tha. Wala. Ang kauna-unahan na naglagay ng mga tuldok niyan ay si Abul Aswad Ad-Duali. Isang Yamani. Siya ang kauna-unahan na gumawa niyan. Si Abul Aswad Ad-Duali. Kaya naman, ang basa ng Quran ay 10 basa. Kasi nga, hindi nga alam kung saan dyan ang tuldok eh. Oo. So, kaya sabi ng isa sa mga halimbawa niya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Yung ya dito, napalitan sa ibang basa ng tha. Kasi ang sa ibang kwento, yung tuldok niya sa baba. Fatabayyab. Sa ibang hadith, sa ibang basa, tha. Fatathabbatu. Ganun yung mga basa. Lahat yun ay pwede na basa sa Islam. Yung Ashara Kiraat, 10 basa. Okay, so ngayon si Abu Bakar, ginawa niya yun. So sabi ng mga tao na mga kapatid pa rin naman natin. Kapatid pa rin naman natin sila. Pero take note, hindi lahat nang nagkiklaim na Muslim, pagligaw ang akida ay matatawag natin na kapatid natin kasi may akida na labas sa Islam. Yung sinasamba nila ang kapwa nila tao. Na hindi mo matatawag na kapatid mo yon. Okay. So dahil dito sabi nila, mayroon daw bid'a na mabuti. Kasi hinati nila ang bid'a sa dalawa. May bid'a hasana at saka bid'a sayyi'a. Mabuting bid'a at masamang bid'a. Which is mali yun. Kasi ang sabi ng Propeta SAW, fa inna kulla bid'atin dalala. Fa inna kulla bid'atin dalala. Dahil katotohanan na ang lahat ng bid'a ay kaligawan. Ibig sabihin lahat. Ngayon, kung ang isang kapatid natin ay magsasabi siya na may bid'a na mabuti, bigyan mo kami ng dalil na magpapaliwanag sa hadis na to na mayroong mas mabuting bida. Kasi sabi kasi ng propeta, lahat doon ng bida ay kaligawan. So kung wala siyang may bigay na dalil, mananatili ang dalil na walang magandang bida. So sasagutin natin yung mga kanilang mga katibayan. Sabi nila, si Abu Bakar radiallahu anhu, inipon niya ang Quran at inilagay sa isang lagayan na tinawag na mushaf, na hindi ginawa ng propeta yan. Tama? Ibig sabihin, bida. Kasi hindi ginawa ng propeta. So, sasagutin natin. Pangalawa, si Umar nagsala ng salato tarawih na 23 raka'ah. 23 raka'ah. Samantala si Aisha radhiyallahu anha, nakita lamang niya ang propeta na nagsala kasama ang witr, which is pwedeng tawagin natin tarawih. Kasi tarawih, mula lang sa mga ulama na salita yan eh. Kaya tinawag na tarawih, sabi ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, kasi every apat na raka nagpapahinga sila. Nagpapahinga. Every apat na raka nagpapahinga sila. So dito si Umar, kasi tinigil ng propeta yun eh. Sa Ramadan, sa pangalawang gabi, nagsala sila. Pangatlo, hindi na siya lumabas. Bakit? Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nakita ko kayo na inintay niyo ako kagabi. Sabi niya, ya Rasulullah. Sabi niya, khashitu an tufrada alaykum. Kaya ako hindi lumabas kasi natatakot ako na baka ang tarawih maobligado sa inyo. Ganun tayo kamahal ng propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, lima na nga lang yung sala natin, hirap na nga tayo. Pag hindi nagdag pa yung tarawih, wala na. Hirap na tayo niyan. Five sala na nga lang, hindi na nga natin kayang isabuhay, di ba? So dahil dito, sabi ng propeta, kaya hindi niya ipinagpatuloy yung tarawih kasi natakot siya na baka maging obligado yung tarawih. So anong nangyari? Para malaman yung kwento, nagkanya-kanya ang mga sahabang nagsasala ng tarawih. Nagpatuloy pa rin sila. Yung iniwanan ng propeta, nagpatuloy pa rin yun. May nagsasala mag-isa, may nagsasala may kasama, may jamaa, nagkakanya-kanya na yung mga tao na nagsasala ng tarawih. Nagpatuloy pa rin yun. Kaya nung dumating si Umar, inipon niya sila. Sabi niya, ni'mat bid'a hadihi. Anong kagandahang bid'a ito? Yun ang pinanghawakan naman nila. Napakagandang bid'a daw ito.
Ang gustong ipahiwatig dito ni Omar ay hindi bid'a sa syar'an, kundi bid'a sa luga. Makabago, sabi niya, maganda itong ginagawa niyo. Kumbaga, itong pagsabi, pero maina, mayroong imam. So binigyan niya ng imam na si Ubay bin Ka'ab. Si Ubay bin Ka'ab ang ginawa niyang imam. At sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, iba ang imam ng mga lalaki, iba ang imam ng mga babae. Sa tarawih. Sa salat o tarawih. Ang gumawa lang niya si Omar sa time niya. So 23 na raka'a. Ngayon sabi nila, kung walang masama na bid'a, bakit si Omar nagsala ng tarawih na hindi ginawa ng propeta ang 23? Yan naman ang sabi nila. Diba? So ang tawag doon, sabi nila, ay mabuting bid'a. Kita niyo kung mga dalil nila. Pangatlo, sabi nila, kung walang bid'a na mabuti, bakit si Osman bin Affan dinagdagan niya ang adan sa Jum'ah? Alam niyo yung dalawang adan? Hindi yan ginawa ng propeta, yung dalawa na yan. Hindi niya ginawa yan. Hindi rin yan ginawa ni Abu Bakar. Hindi rin yan ginawa ni Omar. Ang gumawa niya si Osman. Bakit? Kasi nung makita ni Osman na marami ng mga tao, marami ng abala, marami ng negosyante, dinagdagan niya ng isang adhan. Fazadan nida al-thalitha. Sa hadis ni Imam al-Bukhari, sabi niya, dinagdagan ni Omar ang adhan ng pangatlo. Yung adhan, ikama at saka pangatlong adan, tinatawag din kasi ang ikama na adan din sa Islam. Bayna kulli adanaini salatun. Bayna kulli adanaini salatun. Ang pagitan ng dalawang adan ay may sunna na sala. Ibig sabihin, pati ang ikama, tinatawag din na adan. Tinatawag din na adan. So ano ang sagot natin dito sa tatlong? Ito, isa lang sa mga halimbawa na sasagutin natin. Sabi nila, may bida'an na hasana, may bida'an na mabuti, kasi daw itong mga binanggit natin ay hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang bid'a, di ba? Yun ang bid'a, sabi nila. Pero bago ko ipagpatuloy, ang dalawang adan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya yan, nabanggit ko rin kanina sa Jumaa, ginawa lang niya yan sa Ramadan. Sa Fajr. Alam niyo ba ang dalawang adan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Fajr? Dalawa ang adan sa Fajr, pag Ramadan. Pag daw nag-adan si Bilal bin Rabah, kasi dalawang taga-adan ng propeta. Sinong isang taga-adan niya? Si Bilal bin Rabah. Pangalawa? Pangalawang taga-adan niya? Si Abdullah bin Ummi Maktum. Ang pangalawang taga-adan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abdullah bin Ummi Maktum. Pangalawang adan niya, bulag yun. Si Abdullah bin Ummi Maktum, bulag. Si Bilal bin Rabah, kaya tinatawag, nakasanayan na sa lalo na sa Mindanao na ang taga-adan tinatawag na Bilal. Tinatawag na Bilal kasi taga-adan. Kasi ang kauna-unahan na nag-adan ay si Bilal bin Rabah. Radiyallahu anhu. So ang unang adan, pag daw nag-adan si Abdullah, si Bilal, pwede pa daw kumain. Wala tayong tinatawag na imsak. Ano yung imsak na para bang bago ang adan, hindi na pwedeng kumain? Ang tama po, hanggat hindi nag-aadan, pwede ka pang kumain. Hanggat hindi pa nag-aadan, pwede ka pang kumain. So, may unang adan, warning. Pangalawang adan, pajar na. Pero yun ay sa panahon ng propeta. Pero ang sa panahon ng mga sahaba, si Osman ang gumawa ng dalawang adan. Sa Mindanao, pinagdidikit nila yung dalawang adan. Sino taga Mindanao dito? Na-experience nyo ba na Friday magkadikit yung dalawang adan? Hindi ganyan ang pag-adan ng panahon ni Osman. Ang adan is magkahiwalay katulad ng ginagawa dito. Na 30 minutes bago ang alas 12 ay nag-aadan na. Ganyan ang ginawa ni Osman para mabigyan ng warning ang mga taong busy para makapaghanda sila. Na Jumaa ngayon. Kumbaga, yung hindi pa nakaligo, makaligo na, makapag-prepare na, yung nag-negosyante, maitigilan yung pag-negosyo niya, yung mga farmer, maitigil muna para makapaghanda sa Salatul Jumaa. So, si Osman lang gumawa nun. Ang sagot natin dito, pagbida, take note, pagbida, walang dalil. Pagbida, walang dalil. Ibig sabihin, pag walang dalil, hindi mo pwedeng gawin.
So, yung ginawa ni Abu Bakar, ginawa ni Umar na Taraweh, yung ginawa ni Osman, asan ang dalil? Kasi ang dalil natin, wala Quran, Sunnah. So, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin, al-mahdiyin. Sundin ninyo ang aking kaparaanan at kaparaanan ng aking mga khulafa. So, may dalil. Sundin daw ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kaparaanan ng mga ginawa ng kanyang apat na khalifa, si Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali. O, ibig sabihin, walang problema. O, yun ang dalil. So, ngayon, kayo na nagsasabi na may bidaasa na, ang gusto namin na bidaan na sinasabi ninyo, yung wala talagang ano, na sabi, may ginagawa. Halimbawa, Maulidun Nabi. O, yung Maulidun Nabi, celebration ng kapanganakan ng Propeta. Saan ang dalil na sinong gumawa sa mga sahaba niyan? Wala. Sa Propeta, sallallahu alaihi wasallam, ginawa ba niyan? Kung talagang mainam ang i-celebrate ng araw-araw ng Propeta, bakit hindi na sinilibrate yan? Diba? Ang Propeta, binanggit niya, pinanganak siya sa araw ng Monday. Anong ginawa ng Propeta? Anong araw? Nagkasundong mga ulama, pinanganak siya sa araw na ano? Anong eksaktong araw? Monday, di ba? Ano ang ginawa niya? Fasting. Well, bakit hindi ko nagsiselebrate? Di ba? Oh, kung ang Propeta nga, alam niya kung kailan siya pinanganak, every Monday, nagpa-fasting. Pero bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Oh, nagluluto kayo ng pastel. Ah, ng pinaparan. Mga tiyo lang itong. Oh, so, hindi alinsunod yun sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung talagang mahal mong Propeta sallallahu alaihi wasallam, susundin mo yung aral niya. Bakit ikaw nagsiselebrate? Kung mahal mong Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi susi ang pag-celebrate. Kasi ang pagmamahal sa Propeta, yung pag-celebrate ng mauli, ng kapanganakan niya, ibada yon. At ang ibada, yung pagsamba, kailangan may dalil. Kailangan mayroong dalil. So, ang dalil natin, Quran at Sunnah lang. Quran at Sunnah. Hindi ka pwede magdalil galing sa utak mo lang. Kaya pag sinabi mong pwede yan, ikaw ang magbigay ng dalil. So, take note. Kaya maingat dito sa paggamit ng haram at bid'ah. Kasi magkaiba ang haram sa bid'ah. Sabihin mo, bid'ah yan, kaya haram. Huwag ganun. Sa term na gagamitin natin, yan ay bid'ah. Kaya, hindi namin pwedeng sundin. Pag sinabi mong haram, kailangan ako magbibigay na dalil. Halimbawa, sa mga pagkain, lahat ng pagkain na iniharam, kailangan may dalil. Kasi ang original ng lahat ng pagkain halal. So, issue ngayon, nanonood sila, nakalive lang, nanonood na yun. Well, okay. So, sa mga nanonood sa atin, kasi sabi nila, bakit ko daw sinabi na ang buhaya ay halal? So, dito, gusto ko malinawan kayo kasi issue na rin naman to sa social media. Hindi ko na pinag-usapan sa khutbah kasi ano, walang oras. Tinitira nila ako sa isang usapin na hindi naman usapin sa akida o bid'ah. Usapin lang sa pagkain. Napakalayo. Kumbaga, kung titingnan mo, hindi naman big issue yan. Eh. Bakit ko daw sinabi na halal? Take note, ang nagahalal at nagaharam, ang Allah lang. Nakabase lang naman tayo sa dalil at ang hatol na inilabas ko ay hindi po ako ang naghatol niyan. Sadyang nabasa ko lang sa libro ng mga ulama yan. Kasi pinag-usapan na po, unfair naman tayo. Unfair tayo, nababanggitin lang natin na walang nagsabi na ulama yan. Kasi yung ibang nagpapalabas ng fatwa, nagpapalabas ng hatol, para bang pinapalabas nila ng sarili kong hatol yon. Na walang nagsabi sa mga ulama na ang nagsabi na halal ang buhaya ay si Imam Malik, rahimahullah, mula sa apat na madhab. So bakit mo pinapalabas sa mga tao na parang ako yung salita niyan? So nagkaroon kasi ng opinion ang ating mga ulama. So pasinsya na po, pinasok ko lang to para mas malino sa inyo paano sasagutin ang haram. Dahil kayo ay nagsasabi na haram ang buhaya, anong sinabi ko kanina pag sinabing haram, anong kailangan? Dalil. Bigyan mo ako ng dalil na binanggit ng propeta ang buhaya ay haram. Kung wala kang maibibigay na ang buhaya ay haram, paano kita paniniwalaan? Ang naging issue lang kasi dito sa buhaya ay ang kanyang pangil. Yan ang naging issue dyan sa buhaya.
Hindi issue yung pangalan niya. Kasi ang pagpangalang Buaya, madalas yan sa lupa. Ha? Ha? Huwag mo lang banggitin mo. Sa lupa yan. Ang tinutukoy natin dito, nakatira sa tubig. Dito sabi nila, mayroong kasing hayop na nakatira lamang sa tubig, hindi pwedeng ilagay sa lupa, mamamatay. Mayroong nakatira sa lupa, hindi pwedeng ilagay sa tubig, mamamatay. So dito, ang tubig, hatol niya tubig. Ang sa lupa, hatol niya lupa. Dito ang naging problema, yung tinatawag na barmai. Nabubuhay sa lupa, nabubuhay sa tubig. Ito yung issue dito. Kaya yung buhaya, issue. Saan ba talaga siya hahatulan? Sa lupa o sa tubig? Sa tingin nyo, ang buhaya, taong, ay tao. Ang buhaya ay hayop sa tubig o hayop sa lupa? Hayop saan? O, tubig at lupa, tama. O, pero, mostly sa tubig. Sa tubig talaga. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, okay, doon tayo sa ano, may pangil. Lahat na may pangil, haram. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naha an akli kulli dinabin minasiba. So sana nakikinig yung mga ano dyan, yung mga basher. Oo. Naha an akli kulli dinabin minasiba. Ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumain ng hayop na may pangil. Ang tinutukoy natin dito na pangil ay ginagamit niya sa paghuli ng mga hayop na kapwa niya. Naintindihan? Kumbaga, yun yung gamit niya. Pagkahuli, pag nakagat ka niya, hindi ka na mabitiwan. Yun yung kwan niya. Yun yung ibig sabihin ng pangil. Bababangis na, na kaya niya manghuli ng mga hayop na kapwa niya. Ang problema dito, mayroong hadis ang propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, kailangan marunong kang mag-umintindi sa mga dalil. Hindi yung nakafocus ka lang sa isang dalil. Kasi ang problema dito, yung buhaya kasi nakatira sa dalawa. Sa tubig at lupa na kung titingnan natin, mas madalas siya sa tubig. Diba? Kasi unang-una, pag nasa lupa ka, hindi mo maisip na may buhaya. Pag nasa gubat ka, maisip mo ba yung buhaya? Hindi. Hindi. Pero pag nasa tubig ka, maisip mo, buhaya. Kasi alam mo sa buhaya talaga madalas yung... Ay, basta buhaya? Baliktad. Yung buhaya madalas sa tubig. Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tubig ng dagat. Sabi niya, sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, pwede bang magudo sa tubig dagat? Kasi ang alam ng mga sahaba na ang lahat ng tubig na may kulay, may amoy, may lasa, hindi pwedeng pangudo. Hindi pwedeng pangudo. Ngayon, ang tubig dagat mayroong lasa. Kaya mga sahaba nagtanong, kasi bago may lasa eh. Sabi ng propeta, huwat tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Ang tubig dagat ay dalisay. Ibig sabihin, pwedeng pangudo, pwedeng pangligo. Dinagdagan pa ng propeta ng another na sagot na kailangan mong malaman. Bukod sa dalisay na tubig na yun na pwedeng pangudo kahit na may lasa, na pwedeng pangligo pag ikaw ay junub o galing sa dalaw, wal hilu maitatuhu. Sabi niya, halal din ang nakatira sa tubig dagat. Ang tinutukoy dito, hindi lang tubig dagat, ha? Lahat ng nakatira sa tubig dagat at tubig tabang. Naintindihan? Lahat ng nakatira sa tubig dagat at tubig lawa, tubig tabang ay halal. Naintindihan? Halal. Dito lang naman naging problema ang issue sa mga hayop na matatagpuan sa dagat at tubig tabang na kahalintulad niya ang katangian niya sa lupa. Halimbawa, may pangil, lion, tiger, monkey, kahalintulad ng buhaya, may pangil. Kumbaga, doon lang naman sila nag-ano eh. Yan lang naman ang beast nila. Nang pinanghawakan nila, yung mga nakatira sa lupa na may mga pangil, sabi nila, katulad din ng buhaya yan. Sabi, ibig sabihin, yung mga nagsasabi na bawal ang buhaya, na bawal din sa kanila yung pating, kasi may pangil din yon. So anumang kapangalan ng hayop sa lupa na haram, halimbawa baboy, o may baboy din sa dagat, so sabi nila, dahil baboy din pangalan niya, so haram din kasi baboy din pangalan niya. Oo. So yun ang naging issue dito. Pero kung may dalil, katibayan, na mula sa Quran at mula sa hadith, na binanggit ang salitang buhaya, wala pong dalil. Eh sabi nila, oh yan si ano, naghalal ng buhaya, yun ang tinitira nila sa akin.
So hindi po ako naghalal. Yan po ay mga pananaw po ng Malikiya. Ang karamihan sa ulama, talagang bawal yung buhaya. Pero si Sheikh Husaymin, rahimahullah, sinabi niya na ang buhaya ay halal ayon sa hadith na ito. Ibig sabihin, nakabase din sa dalil na lahat ng nakatira sa tubig ay halal. Maliban lang kung may lason. Kasi hindi naman lahat ng nakatira sa tubig na pwedeng kainin, di ba? May mga pagkain dyan, may lason. Doon, magiging haram din sa lason niya. Pero yung ginagawa kasi nila, kinakat nila yung video ko. Sinasabi nila, oh, halal ang buhaya, tapos kinat. Oh, maraming galit sa akin. Hindi nila pinakinggan yung dalil. Oh. So, yun na nagiging problema dito. Yung mga kapatid natin na hindi marunong mag, ano, talagang kinakat ka para siraan. Samantala, anong dalil? Kaya hindi na napapakinggan ng dalil. Mga mangmang naman, hindi napapakinggan yung dalil. Kaya napapasama talaga ako sa mga ganun. So, at least narinig nyo na may dalil na sinabi ng propeta. Lahat na nakatira sa tubig, dagat, kasama kiyas doon, yung tubig, tabang, halal. Kahit na may pangil pa yan. Malinaw? No. So, pero hindi ibig sabihin na gusto ko pakainin kayo ng buhaya. Sinabi ko lang yung hatol. Hindi ibig sabihin na halal, na maaari na kahit nasasabihin kong halal, pwede ko sabihin na hindi ayaw kong kainin. Katulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung bayawak, ang bayawak halal, pero kumain bang propeta, hindi. So, hindi ibig sabihin na sinasabi niyang halal, hindi naman pala kumakain. At hindi ko rin hinuhuli, maunahan tayo. Oh. So, ibig sabihin, hindi porkit sinabi natin na halal, ang mahalaga, naalaman mo ang hatol. Pero walang connection sa akida o bid'a ang buhaya. Hindi big issue yan. Kaya, kung tatanungin natin sila, kung kayo na nagsasabi na yan ay haram, bigyan nyo kami ng dalil na ang buhaya ay haram, hindi na sila makapagbigay. Oh. Naghanap lang sila ng mga ano, kasi natatamaan sila sa mga bid'a eh. Okay, yung Maulidun Nabi, ang Maulidun Nabi, bida. Mag-ingat, alam ko marami sa atin, lalo na nandito kayo sa Luzon, marami kayong mga celebration dito. Nandiyan ng Foundation Day, Mansare, Anniversary, Birthday, Valentine's Day, ano pa, New Year, Teacher's Day. So ngayon, itong mga araw na to na malalaking araw, alam nyo naman siguro yan, nasa government yan. Kung makikisali ka dyan, gumawa ka ng bid'a. Kasi ang Eid natin, dalawa lang naman. Kasi kung higit sa dalawa ang Eid natin, nung dumating ang propeta sa Madina, may mga Eid ang mga sahaba. Eh kung mayroon pa bang, kung mayroon pang maliban doon, di sana naidagdag yun na datna niya sila. Kaya lang, pinabura ng propeta, sabi niya, pinalitan ng Allah ang inyong Eid na to na mas mainam dyan, Idul Adha at Idul Fitr. Ibig sabihin, yung Eid na yon wala na. Dalawa lang talaga. So ngayon, ang problema dito, may issue pang isa. Pag sa Eid kasi, may mga bawal na gawin sa labas ng Eid na pwedeng gawin sa loob ng Idul Fitr at Idul Adha. Ano yun? Pagpapatugtog ng duf. Dito pati, yung subhanallah, yung iba hindi lang maintindihan yung salitang duf. Yung duf, tambol siya na balat ng hayop ang sa ibabaw niya, sa ilalim niya may butas. Yan ang duf, balat. So pag pinapalo siya, isang tunog lang. Pinahihintulutan lang yan na paluin. Ganyan. Sa Idul Fitr, Idul Adha at sa araw ng kasal. Paglabas doon, bawal pa rin yun. Hindi ibig sabihin na pwede ng duf, pwede na araw-araw. Diba? Pinahitulutan lang siya, pero sa particular na mga araw lang. Idul Fitr, na bawal yun labas ng Eid. Kaya nga, special ang batas sa Eid. Pwede magbatian, pwede mag-celebrate. Kasi ngayon, yung mga bawal sa labas, hindi pwede i-apply sa mga Christmas, pero pwede natin i-apply sa loob ng Eid natin yun. Nandito, bawal ang musical instruments. Kasi yun lang talaga pinahintulutan eh. Pero, alam nyo ba kung sino lang ang nagpalo sa time ng propeta? Nung makita ni Abu Bakar radiallahu anhu yung mga babae na pumapalo ng duf, sabi niya, itigil nyo yan. Kay shaitan yan. So nakita siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya,
hayaan mo na sila, ya Abu Bakar, dahil ang araw na ito ay Eid. Ibig sabihin, dahil Eid ngayon, pwede yan. Dahil kung hindi lang Eid, bawal yan. Mm-hmm. Sabi, mayroon ako narinig na basta lahat ng pinapalo, halal, katulad ng doof. Ibig sabihin, pwede ang piano, ay, pwede ang, yung ano ba yung ginagano ng mga estudyante sa xylophone. Pwede kasi, pinapalo daw eh. O pwede ang tambol, pwede ang kulintang. Hindi pwede yan. Kasi ang doof lang yung pwede eh. Mga drum, o yung mga, o di po sabihin natin, pwede din yun. Diba? Yung mga singer. May mga singer, tapos ang ano lang yan, patpatugtog niyang magano-gano lang hanggang sa paa niya. Di ba nakakabuo ng miss? Alam nga na sabihin natin, halal yun. Ang nagsagawa lang yan, babae lang. Ang nagpalo ng doof, babae lang sa time ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nabanggit ni Sheikh Khalid Ibn Taymiyyah sa Majmu'ul Fatawa na walang gumawa sa pagtugtog ng doof, babae lang. Ibig sabihin, hindi pwede sa amin. Kahit na pwede, sa Eid, mananatili pa rin, babae lang gagawa niya. Hmm. Hindi kami lalaki, hindi kami kasama. Kaya pag pinalo namin yan, eh di bakla. Oo. Ang tawag doon. Kasi babae lang gumawa eh. Hindi yung ginawa sa time ng propeta, sallallahu alaihi wasallam. Maliban doon, bawal na. Mga tambol, alatul lahu, piano, gitara, at iba pa, bawal. Lahat ng bumubuo ng musical instrument. Yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari. La yakunan na min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Darating sa aking umma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagagawin nilang halal ang pagsusuot ng silk, sutla, yung madulas, parang mga suot ng Chinese. Bawal lang sa amin lalaki yan. Sa inyong babae, walang problema yan. Oh, silk. Wal-hir, yung pangangalunya, gagawin nilang halal. Pangatlo, pag inom ng alak, gagawin nilang halal. At pagpapatugtog ng musical instrument, gagawin nilang halal. Kaya, ang ginawa ko, bago ako pumunta dito sa inyo, sa Cavite, kasi muntik na ako hindi maka-flight dito eh. Kumbaga, pa-flight na nga ako, may lecture pa rin ako. Inipon ko yung mga lahat, yung naabot lang na nakaya ko, yung mga vlogger namin sa amin sa Mindanao. Yung mga Bangsamoro vloggers sa amin sa Mindanao lang. Yung naabot ko lang, kasi wala na rin oras, yun ang ipinayo ko sa kanila. Alam ko gusto niyong kumita. Pero huwag kayong maglagay ng musika sa inyong mga video para lang mas mabilis mapanood ng mga tao at gustong-gusto nila. Ipapalit niyo yung ano, dahil lang sa musika. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Luqman, وَمِنَنْ نَاسِ مَيَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاتَّخِذَهَا هُزُوًا. So sabi ni Abdullah bin Mas'ud, ang tinutukoy dito na binibili ng mga tao ay musika para iligaw ang mga tao sa batuwid na landas. Kasi pag nakikinig ka ng music, lahat ng mga nakaraan mo, mga naalala mo, di ba, umihi na yung iman mo. Tama ba ako? Pag nagiginig ka ng music, umihi na yung iman mo. Umiiyak ka, nagiimot ka. Kasi musika yung naririnig mo. Nawawala yung iman. Pero kapag Quran ang pinatugtog mo, masarap sa puso. Masarap sa puso. Sabi nga ni Uthman bin Affan, law tahurat kulubukum, masabiat min kalami rabbikum. Kung naging dalisay lang ang inyong puso, ay hindi mabubusog yung puso niyo sa pakikinig ng salita ng Allah, which is ito ang Quran. Mm-hmm. Pero pag music, wala na, kahit hindi ka maiiyak sa kwento na yun, maiiyak ka kasi dahil sa music eh. Oo, kahit hindi nakakaiyak. O yung nagbibigay lang sa matanda ng pagkain. Kung normal lang, hindi ka manamiyak doon. Kung normal lang. Pero dahil sinamahan ng music, ayun, napaluha ka rin. Dahil sa music na yun. Yan kasi ang ginagamit ng mga vlogger, gumagamit sila ng musika para dumami ang mga viewers. Huwag niyong ipagpalit, sabi ko, ang kabilang buhay niyo dahil lang sa kakarampot na pera. Iiwanan mong video mo na yan. Tapos mananatili yan, magiging kasalanan mo hanggat buhay ang video, magiging kasalanan mo yung sa libingan. So, sana kung mayroon bang mga vlogger dito, wala. Pero alam ko, nag-upload din kayo. Aminin, sabi nga nila. Okay. So, naintindihan. Bid'ah. Balik tayo sa bid'ah. Kahit na magsadaka ka pa, kahit na magbigay ka ng sadaka, magpakain ka, magfasting ka, o gumawa ka ng isang uri ng ibada, magsunna ka, kung hindi alinsunod sa sunna ng propeta, hindi tatanggapin ng Allah. Kasi ang kondisyon upang matanggap ang ibada, anong kondisyon? Dalawa, di ba? Una, ikhlas. Pangalawa,
Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kailangan ikhlas, gagawin mo para sa Allah yan. Hindi sapat yun. Kahit napatago mo pa yan na ginagawa, kung bida, hindi pa rin tatanggapin ng Allah yun. Kailangan alinsunod kung paano ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang ibada, kailangan kung paano ginawa ng propeta, dapat ganun din. Kung anong araw niya ginawa, dapat ganun din. Kung anong oras niya ginawa, kung saan niya ginawa, kung ilang beses niya ginawa, dapat ganun din. Halimbawa, akika, sa akika, ang kakatayin mo kabayo. Ang ginatay ng propeta, tupa o kambing, pero ang ginatay mo kabayo o kaya ay manok. Sasabihin mo, akika yan. Kasi yan ang sunnah. Kasi nakita ang propeta nagkatay, so yan din. Hindi, ayun. Kasi kung anong kinatay ng propeta, yun din dapat ang katayin mo. Naintindihan? Ganun yung bid'ah na ibig sabihin. Halimbawa, duhur. Ilang raka ang duhur? O, ginawa niyang tatlo. O, ginawa niyang lima. Bid'ah. Kasi dinagdagan mo eh. Dinagdagan mo, binawasan mo. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo, paano ako nagsala? Ibig sabihin, kung nagsala ka na hindi ka nakaharap sa kibla, hindi rin tanggap. Ah, sabihin na, nakita ko naman propeta, nagsala naman. So ang ginawa niya, humarap sa kibla, kasi sala din naman daw. Na hindi rin tanggap yun. O sa Kaaba, nagtatawap tayo, ang Kaaba ay nasa bahaging? Hindi, sa kaliwa. Sa kaliwa, di ba? Sabi mo, ikot naman din ako, di sa kanan ako. So hindi rin matatanggap yun. Kasi bakit? Sumalungat ka sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inuuna palagi natin ang dalil mula sa Quran at hadith at hindi ang utak. Kasi ang iba mga kapatid natin, inuuna nila yung utak eh. Utak lang, logic. Halimbawa sa akida, papasukin natin ang akida. Kasi may bida din sa akida eh. Saan ang Allah? Isa sa mga isyo. Kailangan, pagka ang usapin ay akida, kailangan ng dalil. Hindi pwede utak. Sabi nila, ang Allah hindi alam kung nasaan kasi hindi niya kailangan ng lugar. Tama naman. Hindi mo pwedeng sabihin ng Allah, sabi nila, hindi ko sinasabing ako. Sabi nila, ang Allah ay walang lugar kasi hindi niya kailangan ng lugar. Na kapag sinabi mo ang Allah ay nasa taas, di binigyan mo ng lugar, eh hindi naman nangangailangan ng Allah ng lugar. Totoo naman, kasi utak yung pinagalo niyo eh. Mas magaling pa pala yung babae sa panahon. Mas magaling pa kayo sa babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang babae na alipin, sinabi niya, ayin Allah. Narinig niyo ba yung hadith na yan? Yan ay hadith na rawahu Muslim. Ang rawahu Muslim, malakas o mahina? Si Imam Muslim, malakas. Pagkatapos ng Quran, Sahih Bukhari. Pagkatapos ng Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wala lang duda sa hadith. Tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang babae, ayin Allah. Anong sagot ng babae? Fisama. Sa itaas ng langit. Tapos sasabihin mo, ang Allah wala sa itaas ng langit. Sasabihin mo, wala, hindi alam ko na saan, mas magaling ka pa sa babae na yun. Nung sabihin ng babae na yun na ang Allah ay nasa itaas ng langit, anong sagot ng propeta? E atikha fa innaha mu'mina. Palayain mo ang babae na ito, sabi niya sa kanyang alipin, dahil ang babae na ito ay mananampalataya. Ibig sabihin, pag alam mo ang Allah, kung nasaan, ikaw ay mananampalataya. Kung hindi mo alam, ay hindi ka mananampalataya kasi hindi mo alam nasaan ang Allah. Ang daming dalil kung nasaan ang Allah. Saan ipinagutos ang sala? Saan ipinagutos ang sala? Sa? Kalangitan. Umakyat ang propeta, di ba? Al-Isra wal-Mi'raj. Isra wal-Mi'raj. Ngayon, lalabas na ng iba, magsisilibrate na naman. Ng Isra wal-Mi'raj. Hindi nga alam kailan pinanganak ang propeta, hindi rin alam kailan talaga yung Isra wal-Mi'raj. Paano ka magsisilibrate ng, hindi mo nga alam ang date tapos wala pang dalil? Ang propeta umakyat sa langit, dinaan na sa first na palapag ng langit, na pangalawang palapag ng langit, sumakay siya ng burak. Ang kumakalat sa amin, burak, mukhang babae, tapos ang katawan niya, kabayo. Ano bang tawag doon? Tikbalang? Eh, hindi naman. Anong tawag doon yung kalahati na babae? Ha? Basta, ano yun? Walang katotohanan yun kasi nakakalat sa amin sa Mindanao. May mga larawan na ganun eh. Napakagandang babae. Ang burak, mas maliit sa pangkarirang kabayo, mas malaki naman sa donkey. Na ang bilis niya ay kung saan aabot yung mata niya, doon titigil ang talampakan niya. Ganon kabilis ang takbo ng burak. Umakyat siya sa taas, ang propeta sa langit.
Inutos, ang unang utos sa kanya na sala, 50 na sala. Kausap ng propeta ang Allah sa taas. Tapos sasabihin mo, ang Allah wala sa taas? Tapos bumaba siya kay Musa alayhis salam. Nasa hadis na sahihan. Sabi ni Musa, ilan yung sala? Sabi na 50. Bumalik ka doon, babawasan mo. Bumalik ang propeta sa taas. O sino ba ginakausap niya? Sabi nila, hindi daw ang Allah. Subhanallah, sino? Nagutos ng sala, hindi Allah. Hanggang sa bawas ng bawas, bumalik ka pa kay di kayo ng umat mo yan. Kasi may mga sala na noon eh. Hanggang sa naging lima na lang, sabi ni Musa, hindi pa rin kaya ng umam mo yung lima na yung bumalik ka pa, sabi ng propeta, mahiya na ako. Totoo naman, lima na nga lang, hirap na hirap tayo, di ba? So napakaraming dalil na ang Allah ay nasa, buti pa yung non-Muslim. Ang non-Muslim, di ba, marami siya yung majority, balik Islam. Nung hindi pa kayo Muslim, naniniwala kayo sa nang Diyos. Sa langit. Di ba, pag nananalangin kayo, nakaganyan, buti ba nga yung mga non-Muslim, alam nila saan ang Diyos? Tapos yung iba, hindi nila alam kung nasaan yung Allah. Yan ay mga katibayan lamang na ang inuuna natin dalil bago ang utak. Sabi ni Umar, na makita niyang propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalikan yung black stone. Ang bato, yung bato, may kapangyarihan, wala. Wala. Walang kapangyarihan ng bato. Pero hinalikan ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung black stone sa Kaaba, inalikan niya. So anong ginagawa natin? Naghahalik din tayo. Hindi dahil makapangyarihan yung bato, dahil nakita natin ang propeta nung humalik eh. Ibig sabihin, inuna natin ang dalil bago hindi matanggap ng utak mo. Kasi hindi matanggap ng utak, halik-halik ka sa bato. Kaya sabi ni Omar, kung hindi ko lang nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hinalikan kanya, hindi kita halikan. Kasi hindi ka naman nakakatulong, hindi ka rin nakakapinsala. Ibig sabihin, inuna ni Omar ang dalil, kasi ang dalil ang sinabi ng propeta o ginawa niya. So dahil doon, kahit hindi matanggap ng utak ni Umar na hahalikan yan, wala nang magawa, kailangan natin gawin kasi sunna yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinakailangan natin mag-aral, mga kapatid. So iwasan niyo yung mga celebration na to na makikisali kayo. Halimbawa, sabi nila, Ustad, kailangan ko talagang sumali doon kasi nandun yung anak ko. Subhanallah, kailangan manaig pa rin ang Islam. Islam, al-Islamu ya'lu, wala yung ala-alay. Dapat ang Islam, makilala, hindi yung Islam yung nakikisabay. Islam yung nasusunod at hindi Islam ang sumusunod. Dapat gawin na, magpakaano tayo, ipaglaban natin ng, hindi tayo mga extremist, na iniisip nila na masasama tayo, hindi tayo ganun. Ang Islam ay maganda ang Islam. Nakikitungo ang Islam, pinagitungan natin ng mga non-Muslim, pero ang mga programa nila, huwag tayong sumabay. Pero may mga tanong din dito. Pwede bang makikain sa mga programa nila? Yung mga birthday, mga chocolate, mga 13th month pay, o may mga nakatanggap na dito, pwede ako makatikim? Pwede o hindi? Magkaroon ng opinion ng ating mga ulama. May nagsabi na pwede, may nagsabi na hindi. Pwede. At para sa akin, mas matibay ang katibayan na pwedeng kainin. Pwedeng kainin. Anong dalil? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng hudyo ng karne, tinanggap niya, hindi siya nagtanong. Kasi kung bawal ang piyesta nila ng mga pagkain, dapat ang propeta magtatanong muna siya. Sabi niya, saan galing to? Kasi kung galing sa piyesta, hindi ko tanggapin. Ibig sabihin, huwag ka na magtanong pag binigyan ka. Naintindihan? Okay lang din. Si Aisha radiallahu anha, pinakabata na asawa ng propeta. Tinanong siya, Ya Aisha, inalana adaran, yahduna lana. Mayroon kami mga babaeng mga madyus, yung sumasama sa apoy. Binibigyan nila kami ng regalo. Si yawma ibihim, sa mga malalaking araw nila. Tatanggapin ba namin? Anong sagot ni Aisha? Kung kinatay nila, huwag niyong kainin. Pero maliban doon, fakulu min asjarihim. Kumain kayo maliban sa kinatay nila. Pag binigyan ka ng pera, okay lang. Binigyan ka ng chocolate, okay lang. Spaghetti, okay lang. Wag lang karne, pag malaking araw nila. Pwede. Walang problem. Ay, mas maganda bonus. Okay lang yung bonus. Okay lang. Walang problema.
May kasamang Merry Christmas. Okay, katulad ng sinabi ko, pwede nating tanggapin. Walang problema. Basta wala lang sa kondisyon, hindi naman baboy yung binigay niya, hindi naman alak, hindi naman tinatay. Basta kasi yung mga malalaking araw nila lang, kung saan nag-aalay sila sa araw na yan, doon lang iwasan yung karne. Pero yung mga birthday na mga normal, pati mga pagkain, basta lahat, kasi hindi naman ang binibili nila ng karne sa mga market lang naman. So pwede nating tanggapin. Kasi naging issue din yung ano dito. Yung karne na kinatay ng non-Muslim, dito mahalaga na maintindihan nyo. Yung people of the book, which is ang Kristiyano at ang Hudyo, halal sa atin ang kinatay nila. Huwag ka nang magtanong paano nila kinatay. Para sa kaalaman. Kasi pwede kang masabi, napakahigpit mo naman pag tatanungin mo pa. Pero kung iiwas ka, gusto mo halal, kumbaga sigurado ka, walang problema, pero gusto ko yung malaman yung batas. Anong dalil? Kasi kailangan din palagi ng dalil eh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Ang mga taam, ang tinutukoy dito sa pagkain sa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ang mga kinatay ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay halal sa inyo. Huwag mo nang tanungin kung paano nila kinatay, o pinukpok ba niya yan, o nagbismila ba yan. Bawal lang? Ano yun? Bazar? Hindi ko alam. Hindi naman. Walang problema sa ano bang ginagawa sa bazar? Nagtitinda. Walang problema sa pagtitinda. Kasi sabi na ko, lafayda ko di ati sala, fantashiru fil ardi wab tagumin fadlillah. Pagkatapos ng sala, magsikalat kahit magkana buhay kayo. Sabi ng Allah sa araw ng Friday, walang problema doon. Hindi po bawal mag-ano. Ang bawal lang, magbinta sa araw na nagkukutba ang imam, pero nagkaroon pa ng opinion ng mga walama dito na ang bawal magbinta dito ay yung nautusan magsala ng Jum'a. Kasi ang babae, hindi naman obligado magsala ng Jum'a. Ibig sabihin, ang babae, sabi ng ating mga fukaha, na pwede pa rin magnegosyo sa time ng Jum'a kasi hindi naman sila nautusan ng salatul Jum'a. Pero ang payo ko na lang, i-close mo na lang kasi may mga babae, mga lalaki pa rin dyan na bibili. Kung baga makaanggat makita niyo yung tindahan mo, bibili yan. Tapos sabihin, sir, pasensya na po, babae lang po bibintahan ko. Oo. Kung magre-reklama na, hindi na babalik siya, baka mawalan ka ng customer. I-close mo na lang sa araw ng Juma para, kasi mahirap magpaliwanag sa mga tao. Kasi ang babae, hindi obligado magsagawa ng salatu, Juma. Soon na lang sa inyo, pag magsagawa ka sa masjid. Pero pag nakapagsala ka sa masjid ng Juma, hindi ka na naobligahan ng duhor. Hindi ka tulad ng iba, pagkatapos ng Juma, magduhor pa. Kakapagod naman yun. Oo. Ang? Oh naman, may kantipal. Sabi ng propeta, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ang may mga asawa, huwag niyo pagbawalan. Kumbaga, yung mga lalaki yung utusan, huwag niyo pagbawalan ng mga asawa niyo na magsala sa masjid. Sa kondisyon, pwede kayo magsala sa masjid. Sa kondisyon, huwag kang magpabango, huwag kang magpalamuti, huwag kang magpaganda, huwag kang magpaakit-akit ba pagpupunta na masjid. Kumbaga, pinakamaganda nga, hindi ka nakikita pagpupunta ka dun eh. Yun ang pinakamainam. Pero hindi bawal magsala ang babae sa masjid. Soon na lang, soon na. Pero ang mainam at wajib sa iyo, sa bahay lang talaga. Oo, sa bahay. Pinakamainam, ibig sabihin, mas malaki ang gantipala mo sa bahay. Wabuyutuhun na khairul lahun, sabi ng propeta, ang kanilang mga bahay, ang pinakamainam na lugar ng kanilang sala. O, gusto pang talunin yung sinabi ng propeta na yun? Pipilit mo pa rin sa masjid? So, iwasan natin yung mga gawaing bida, yung mga celebration, mga birthday, wag na kayo mag-birthday. Oo, alam ko, gusto nyo magpasalamat para sa anak mo. Kumbaga sabi mo, parang taon-taon, isang beses lang naman yan. Gusto mo ba na taon-taon may parusa ka? Iwanan mo na lang, kasi instead na ibibili mo ng pagkain, bakit mo pa ibili ng pang-birthday? Na ang nagbo-birthday lang naman, gawain naman yan ng mga non-Muslim. Yung graduation kasi, pagpapasalamat naman kasi yun. Hindi naman, may yearly bang nag-graduate ang anak mo? Hindi naman, di ba? Oh. So, kumbaga, inna allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Gusto ng Allah makita ang bakas ng biyaya niya sa kanyang alipin. Dahil nag-graduate ang anak mo, gusto mong magpakain. Normal yun, kasi pasalamat ka, kasi may natapos.
Hindi naman selebrasyon yun na selebrasyon na katulad ng pista. Na taon-taon mo ginagawa sa anak mo. Maliban lang kung taon-taon nag-graduate yung anak mo. Kaya ibang kurso yan. Oo. So wala namang ganun. Bilang pasasalamat yun. Pero yung nagsiselebrate taon-taon, ah, bidayo. Kasi ibig sabihin, pista yan. Oo. Yung bang ano, yung bang graduation, piyesta ba yan? O hindi. Graduate yung anak mo, hindi pa salamat ka, pakain. Kasi nakatapos yung anak, nakapasa sa board exam, pakain. Diba? Nakatapagtapos, pakain. May mga achievements ka, pwede magpakain, walang problema, normal. Ang kasal, lalo ng kasal, soon na. Pwede soon na. Magpakain. Aulim, wala ubig siya. Pagpakain ka, kahit isang tupa lang. Oo, ibig sabihin ng soon na pagkatapos ng kasal, is tupa or kambing. Naiintindihan? Okay, so actually, nagliligsura ko sa'yo, tinitingnan ko yung oras kasi asar eh. Oh, hanggang anong oras, sister naman? Hanggang asar lang? Hanggang 4. Ah, okay. Kasi tinitingnan ko. No, sige. Okay. Okay. So, anong start, anong oras na mag-start sa open forum? Okay, sige. Magpa... Tapos, anong gagawin niya? Umatin. Ah, Kristiyano. Ah, okay. So, kailangan natin maintindihan yung mga hatol nito. Sa Islam, wajib na umatin kapag ka inimbitahan ka sa isang kasal ng Muslim. Pero pag ang nag-invite ay hindi Muslim, pwedeng umatin kung walang mga violation sa loob ng kasal na yon, na walang mga... Hindi, actually, mga kasal lang non-Muslim, hindi na maiwasan talaga yung mga labag dyan. Kaya payo, huwag na umatin. Oo. Hayaan mo na yung anak mo. Magpakita na lang siya sa'yo pagkatapos ng kasal. At least hindi ka maka-antin kasi hindi na maiwasan yung mga musika, mga kulintang, yung alak, sayawan, di ba? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashadu na zur. Yung katangian ng mananampalatay, hindi umatin sa mga ganyan, yung mga gawain na mga mungkar. Kumbaga, may mga sayawan doon, may mga musika doon, may mga celebration doon, may mga paputok doon. Hindi siya umaatin ng pananampalataya. Hindi sila umaatin sa mga ganyan. Na kahit na anak mo pa yan. Oo. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kahit nasabihin mo pang, ay, mahal na mahal ko yung anak ko eh. Kailangan ko talagang gawin yun. Alam mo, huwag mo pairalin yung salitang pagmamahal pagdating sa Islam. Dapat manaig pa rin talaga yung Islam. Halimbawa, mahal mo yung magulang mo. Sabi ng magulang mo, kung mahal mo ako anak, kumain ka ng, uminom ka ng alak. Sige na nga, kasi mahal naman kita na. Sige, sa isang, kahit isang patak lang na eh. Kahit isang patak lang, bawal mong sundin yung magulang mo. Hindi inuuna ang pagmamahal. Oo. Maraming naliligaw kasi pagmamahal ang inuuna. Bakit nilagay ng Allah ang utak sa taas? Kasi utak muna bago puso. Ito, mamumuno eh. Rais. Kailangan pag-isipan, pagplanuhan, unawain kung hindi ba yan bawal. Kaya nga mga non-Muslim, mahirap pa Muslimin eh. Sabi niya kasi, nakagisnan ko, inuna niya puso. Pero kung tatanungin mo, ang ilan bang Diyos? Isa. Pero may tatlong persona kasi nakagisnan ko, isang pasinan dyan. Kasi puso inuna niya eh. Pero pag inuna niya ito, maiintindihan niya talaga. Kaya nga tayo itinaas ng Allah ang ating antas dahil dito. Kasi alam mo ang tama, alam mo ang mali. Dahil ang utak natin ay nandito sa taas. Oo. Eh kung itong pairalin mo, wala kang tatanggapin. Ipapahamak mo lahat. Ha? Susungkitin mo lahat. Tatawirin mo lahat. Wala kang pakialam. Magpapatira pa ka. Kahit sa hindi dapat na pagpapatirapaan, makakuha mo lang. Magpapakamatay ka. Delikado yun. Mapupunta ka sa shirk. So, mayroon mga tao na sobrang pagmamahal ay napupunta sa shirk. Sa shirk. Okay, so isa lang, ipapasok ko pa rin yung ano, shirk kasi mahalaga rin yun sa ano. Mayroong bid'a na shirk. Anong bid'a na shirk? Pupunta ka sa libingan.
Tapos magkakatay ka doon. Mag-aalay ka doon. O kaya dadaan ka sa libingan, mag-agis ka ng piso. O, share ko yun. O kaya may mga manggagamot pa, sabi nila, okay, dahil may sakit yung anak mo, so ang may papayo ko sa'yo, sabi ng manggagamot na magkatay ka ng manok sa ilalim ng puno. Share ko yun. Pero take note, bigyan ko kayo ng kaalaman sa manggagamot. Minsan, pag wala lang manggagamot, hindi na kayo ng doktor, pupunta ka sa albularyo. Ito, papayuhan ko kayo. Pumunta ka sa isang manggagamot, kasi ang tawag kasi natin, albularyo eh. Parang pangit naman ang tawag sa ustads, tapos albularyo. Okay. Kapag ka, ang manggagamot na yan ay hindi gagamit ng mga gamot, katulad mga injection, mga tablet, mga capsule. Kinakailangan, bago kayo magpagamot yan, maintindihan nyo muna, binabasa niya. Kasi pagka, na hindi pwedeng magpagamot doon. Halimbawa, kukusin ng tubig, sabi, gano'n yung pa niya. May mga gano'n eh, dinuduraan pa. Oo. Totoo yun, may mga magagamot na gano'n. Oo. Tapos meron pa na kinukuha niya, tapos ginunguya niya. Tapos nakamama pa. Ipaglabas nung dahon, pula na. Edi natitanos ka na. Oo. So, sa manggagamot, kasi special sa mga taga Mindanao, kasi sa nanonood sa atin, hindi lang kayo kasi, marami. Pagka magpapagamot ka, sa rukya ka na lang, rukya. Ang rukya, pwede mong basahan ng aya mula sa Quran. Pwede mong basahan ng aya mula sa Quran. May mga sinasapian, may mga sakit na anumang sakit. Pati nga sa panahon ng propeta, yung baliw nga na binasahan ng Fatiha, bumalik agad yung utak niya. Fatiha lang. Oo. Yung isang pinuno, binasa lang sa kanya din yung Fatiha, gumaling din. Fatiha lang din yun. Oo. Ang pinanggamot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kulam, Suratul Falak, Suratul Nas. Mismo ang Allah ang nag-utos kay Jibril na ipabasa mo kay Muhammad yan sallallahu alaihi wasallam para matanggal sa kanya yung kulam. Pero iwasan ninyo ang mga gawaing shirk na pagtatambal. Kasi lahat tayo gusto maparaiso. Pagkatapos maging Muslim, tapos magsisirk ka pa. Wama ba'dal haki illa dalal. Ano pa bang kasunod na katotohanan kundi kaligawan? Yung mga pag-alay, normal yung pag-alay. Okay, pero babalikan ko kanina yung hatol sa mga inalay na hayop. O kaya hayop na kinatay. Kung kinatay na hayop, pag kinatay ng Kristiyano at Hudyo, halal yun. Basta hindi mo nakita paano kinatay, ha? Normal, pupunta ka sa KFC, mga restaurant na mga niluto ng mga non-Muslim, huwag ka na magtanong paano kinatay. Kaya hindi matatapos yan. Sabi niya, doon kinatay yan. Pupunta ka naman, doon kinatay yan. Hanggat sa ginutom ka na, hindi mo pa rin mahanap sino talagang totoong nagkatay. Oo. Huwag mo nang ikutin. Basta, alam mo nang manok yan, huwag ka na magtanong. Kasi mayroon na kwento na gano'n na hindi nagtatanong. Sabi niya, ano yan? Kumbaga hindi niya inaalam kung baboy o hindi. Kasi sabi lang isang Muslim, magtanong ka kung anong klaseng hayop yan. Nur, kailangan mong itanong naman. Pero kung paano kinatay, huwag mo nang itanong yun. Hindi yung nakakita ka ng karni, basta karni, yan na. Ano yan, liyempo, sige, serve mo na yan. Oo. So, may mga ganun na hindi na nagtatanong. Hindi niya tinatanong anong karni. Basta nakita niyang iniihaw, sabi niya, ano yan, tapos yan na, sabi niya. Pagkatapos niyang kainin, sa kanya malaman na liyempo. Hindi niya alam, sabi niya, baboy pala yung liyempo. Kasi alam lang niyang bawal, baboy lang na salita. Kasi hindi naman lahat nakapag-aral. Kasi ako nga, hindi ko nga alam na yung liyempo, baboy. Tinas ko lang yung baboy, yung liyempo, ham. Yung ham, di ko rin alam na baboy pala yung ham. So hindi siya nagtatanong ba? Kumbaga, normal sa isang Muslim, na itanong mo ano yung kinakain mo. Ano ba to? Alak ba to? O hindi? Baboy ba to? O manok? Anong karne to? So normal sa atin yan. Pero itatanong mo kung nakatay ba to o hindi, huwag mo nang itanong yan. Ang ginagawa nung isang naikwento na yun sa akin, hindi nagtatanong, basta kain lang ng kain. Hindi nagtatanong, basta kung ano may turo niya, yun na. So lagi niyang nakakain ng baboy. Sabi niya sa susunod, magtatanong na ako. Kailangan bago ko kainin, itatanong ko na. So bumili siya ng itlog, sabi niya, ano to, itlog ba ng baboy? Oh, saka siya nagtanong, sigurado na hindi baboy. Ang baboy hindi naman nanging itlog.
Magre-reunion. Magandang gawain ng reunion. Oo. Kung ang layunin sa reunion ay para makilala ang bawat isa for da'wa din, mas maganda yun. No, may mga dapat din, mga alituntunin din na dapat malaman. Hindi bawal mag-reunion. Hindi bawal. Lalo na pag ang layunin mo for da'wa. Katulad ko, halimbawa, every time na umuwi ako, iniipon ko lahat ng mag-anak ko. Then, pinapaliwanag ko sa kanilang Islam. Reunion na rin yun. Pero yung reunion na mag-music, may program, may sayawan, may... Ayun yung bawal. Kumbaga, pinahintulutan yung magtipon-tipon ng pamilya, pero may mga labag sa batas ng Islam. Katulad ng kasal. Ang kasal, pag may mga haram dyan, kahit na obligado mag-attend, dahil may haram, hindi ka pwede umattend. Kasi may bawal na sa pupuntahan mo eh. So dapat maingat tayo sa mga ganyan. Kaya kinakailangan talaga, pagka katulad ninyo, special kasi sa kayo mga babae, may mga bagay na special yung mga batas niya sa inyo. Hindi yan, kumbaga, sa lahat naman ng batas, halos pariho lang naman tayo eh. Kung paano kami magsala, ganun din kayo magsala. Kasi may mga issue din na ganun. Sabi nila, pag daw ang babae magsala, iba daw paraan ng sala nyo. Hindi, pariho lang po. Kung paano kayo magsala, ganun din kayo magsala. Paano kayo magudo, ganun din kayo magudo. Oo, may opinion ng mga ulama na kapag magsujud ng babae, dapat nakadikit dito para malayo sa aura. Pero walang matibay na dalil yun. Kung paano kami magsala, arijalo sa kayo kung nisa. Ang mga lalaki ay kapatid ng babae. Kumbaga, kung anong batas para sa amin, ganun din ang batas para sa inyo. Maliban sa may mga dalil na hiwalay ang batas ninyo sa amin. Alam mo, may dalaw kayo, wala naman kaming dalaw. Oo. So, ibig sabihin, may time na hindi talaga kayo pwedeng magsala. Eh kami, talagang araw-araw kayo magsala. Hindi pwedeng hindi ka magsala, kayo wala naman kaming dalaw. So, dahil dito, may mga bagay din kayo malaman, dapat malaman sa, ano, sa, dahil kapag may dalaw kayo, di ba? Hindi lahat ng, ano, ito ang isa sa pinakamahirap na talakayin kapag ang babae may dalaw. Isa sa mahirap, kumbaga, mga ulaman natin, napaka-sensitibo, napaka- kailangan madetali kasi parang ano to eh, parang dagat na walang daungan yung batas ng dalaw. So ganun pa man, ipapasok ko na lang din yung kahit ang topic ko ay bida kasi mahaba-haba yung oras natin. Dito, kapag may dalaw kayo mga kapatid, mga sister, kasi igagrab ko yung opportunity na mga bagay na dapat ninyo maunawaan na kung saan, hindi sa palahat ng panahon, lahat ng oras, pag nagle-lecture ako, focus babae lang lahat. Siguro, pag sa umulan ng umuwi ako, pwede kong sabihin na pangalawang beses ko lang ito nakapag-lecture na babae lahat. Sa unang lecture ko, paano magligo at paano magsala at paano maglibing ng patay. Yun ang lecture ko sa mga babae. So ngayon, idadagdag ko dito sa inyo ang mga batas kapag mayroong kayong dalaw at mayroong kayong dugo o sanhin ng panganganak. Ang dugo kasi ng babae, tatlo yan. Ito tinatawag na haid, nifas, at saka istihada. Oo, istihada. Ngayon, pati dito may mga bid'a din. Halimbawa, yung babae may dalaw. At hihiwalayan ng lalaki. Sa time na siya may dalaw, bid'a na hiwalay yun. Ibig sabihin, hindi pwedeng hiwalayan ng lalaki ang babae na may dalaw. Kasi yun ang talakun bid'i. Kumbaga, pati sa paghihiwalay, may mga bid'a din. Oo. Sabi nga ng ibang mga ulama, not counted ang paghihiwalay na ang babae ay nasa kalagayan ng dalaw. Kasi nung malaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang anak ni Umar, iniwalayan niya ang kanyang asawa na may dalaw, sabi niya, "Murhu fal yuraji'a." Utusan mo yung anak mo na pabalikan niya ang asawa niya. Okay. Kapag ang babae may dalaw, ang maximum na dalaw ng babae 15 days. Yan ang pananaw ng karamihan sa mga ulama maliban kay Imam Abu Hanifa. Pananaw ng karamihan sa ulama 15. Ibig sabihin, hanggat may dalaw ka sa loob ng 15 days, kahit na alternate, putol-putol, dalaw pa rin yan. Hanggat hindi nakukompleto ang 15 days, dalaw pa rin yan. Pag lumagpas na ng 15 days, may dugo pa rin, sakit na yun. Pwede ka na magsala kahit may dugo. Hindi yung iba na sabi niya, 7 days yung dalaw ko, then 5 days wala siyang 5 days na wala yung 5 days yung dalaw niya, then 2 days, kasi irregular niya 7. Sabi niya, kailangan 7, kahit nawala ng dugo, hindi pa rin magsala. Hindi, ibig sabihin, hanggat nandiyan ang dugo, bawal ka magsala. Pag wala ng dugo, obligado ka nang magsala. Pag bumalik, bawal na naman ulit magsala. Ganun. Tapos na, bumalik na naman. Ay, di, basta malinis ka na, obligado na yung sala.
hindi na. Ang ibig kong lang sabihin sa 15 days, pag pinakamatagal na regla 'yon. Oh. Maximum 'yon, na duration niya. Na sa loob ng mga araw na 'yon hangga't may mga dugo pa diyan, tawag regla pa rin 'yon. Magmalinis ka na, maligo ka na. Oo. Pag lumagpas na ng 15 days, ang tawag doon na istihada, ibig sabihin sakit na. Kahit na may dugo ka na, pwede ka pa rin tabihan ng asawa mo. Oo. Kahit na may dugo after 15 days. Kasi sakit na yun. So, ang tawag doon ay istihada. So, balikan ko kanina, kayo ba nalit sa inyo? Kasi pinaka-maisip talaga dito, katulad sa Quran, pagbabasa ng Quran. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung pwede bang basahin ng babae ang Quran na may dalaw o hindi. Pwede mong basahin. Pero kailangan pa ba niya magwudu? Hindi mo kailangan magwudu. Kasi hindi naman matatanggap ang wudu mo eh. Basahin mo na ang Quran na walang... Parang... Mag-guantis ka lang. Oo, nag-guantis ka lang. Pero, hindi mo na kailangan magwudu. Hindi mo kailangan magwudu. Sa mga babae, may mga bagay na kapag ang babae may dalaw, may mga batas yan. Sa time na meron siyang dalaw o pagkatapos ng dalaw niya, nawala yung kanyang dugo, hindi pa nakaligo, may batas din. Halimbawa, bawal sa babae na magtambay sa masjid na may dalaw. Bawal sa babae na magtawaf na may dalaw. Bawal, sabi ng ibang mga ulama, na magbasa ng Quran ng babae na may dalaw, pero ang correct at malapit sa tama na opinion ng ating mga ulama, pwede magbasa ng Quran ng babae na may dalaw. Bawal, hiwalayan ang babae o bid'a na hiwalayan ang babae na may dalaw. Oo. Bawal mag-fasting ang babae na may dalaw. Bawal magsala ang babae na may dalaw. Bawal galawin ng lalaki ang kanyang asawa na may dalaw. Ito mga bagay na mga bawal sa babae na kapag ka ang kanyang dalaw ay nandyan. Ngayon, pagka naputol ang kanyang dalaw, kailangan niyang maligo, di ba? Hindi lahat ng ipinagbabawal sa kanya, kailangan niya muna maligo. Katulad ng fasting. Kahit hindi ka pa nakaligo, pwede ka nang mag-fasting. Halimbawa, before Fajr, nawala ang regla mo, 5 minutes na lang mag-aadan. Dinagsahur ka muna. Di ba? So, saka ka naligo after Fajr, tanggap ang fasting mo kasi walang connection ang fasting doon sa hindi mo pagligo. Basta wala ka ng dalaw, pwede ka nang mag-fasting kahit nasaka ka nakaligo after ng Fajr. Nagkaroon din ang opinion ng ating mga ulama kung pwede na bang galawin ni Mister ang kanyang asawa, hindi pa nakaligo. O, ang panalo ng karamihan sa mga ulama, kailangan pa rin na maligo. Maliba kay Imam Abu Hanifa, sabi niya kahit hindi nakaligo, pwede na kasi sabi niya sa Suratul Baqarah, fa'tazilun nisa'a fil mahid fa in tataharna fa'tuhunna, o pagka nagdalisay na atakihin mo na, parang ganun. O, pero kailangan pa rin maligo kasi kailangan maligo kasi obligado yung pagligo ng babae sa kanyang pagsasala bago magsala, bago magbasa ng Quran, bago magtawa. Pero sa pagtatawa, may batas din ng pagtatawa ng babae na kapag ka, halimbawa uuwi na sa Pilipinas, may dalaw pa rin, uuwi ng kanyang grupo. Paano yan? Paano siya makapagtawaf niyan? Pauwi na siya. Pwede siyang magtawaf kung emergency na. Kung baga, hirap na siya makabalik. Pwede siya magtawaf kahit na may dalaw. Pero alam niyo ba, sa pagtatawaf, na walang dalil na may magtatawaf kasi sabi nila, pagtawaf, magudo muna bago magtawaf. Magudo muna. Pero walang dalil yon. Na ang propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan ni mga sahaba bago magtawaf ay magudo muna. Yun ay sinabi ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibig sabihin, kung makapagtawaf ka na walang wudu, tanggap pa rin ang tawaf mo. Pero ang pinakamainam, nakapagwudu pa rin. Pero sa sa'i, hindi na kailangan dyan ng wudu. Hindi kailangan ng wudu. Okay, malinaw na sa inyong ano, balikan natin. Pinasok ko lang, ininsert ko lang yun. Mga bagay kasi na dapat inyong malaman. Okay, so balik na, yung buhaya, naintindihan na. Oo, malinaw na. Lahat na nakatira sa tubig dagat at tubig lupa, halal. Duwaya. Ah. Ang pagkarinig ko yun, yata, duwaya. Ang duwaya, halal talaga yun. Sabi niya,
Akala niya buhaya. Okay. Duhaya po, duhaya po yung tinutukoy ko. Oo, yung duhaya, halal. Yan ang batas ng Islam. No. Ano yan? Tanong? Opo, po, ito, actually, soon na to. Pwede mo rin gawin sa anak mo. O, kamay mo, ganyan. Tapos, i-applause mo sa katawan niya. Bilang protection sa anak mo. Pagka babasahin mo yung Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas bago matulog. Hindi, mas ang sunna yung din i-upload sa ano. Okay. Siguro pag bigyan ko na sila para mas maraming ano, mas malawak yung time na makapagtanong yung mga kapatid natin. Pwede na magtanong. Sige po. Sige po. So, babasahin natin. Dabon man disconnect, dabon man disconnect. Oh. Kailan pagila sa mana? Oh, alhamdulillah. At least sa malayong marating ng dawa natin. Okay. Sabi niya, pwede po ba yung lakam? Lakam po yung tawag papel na may aya din nilalagay sa water, sa tubig. Din iniinom daw po yung abot po sa... Actually, sabi ng ating mga ulama, pwede nang gawin yun. Ilalagay sa papel, tapos ilalagay sa tubig din inumin. Pero hindi kasama yung papel. Oo. Pero ang mas mainam ay basahin. Basahin. O, kasi mga tadjuruba lang naman yun eh. Yung iba, experience lang ba na babasahin yung isusulat yung ayah sa Quran, tapos ilulublob sa tubig para inumin. Ang payo ko, basahin. Basahin. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga manggagamot, sabi niya, "Ayaridu alayya rukakum." Iparinig niyo sa akin anong binabasa niyo. Hindi sinabi ng propeta, "Pakita niyo sa akin." Iparinig niyo sa akin anong binabasa niyo sa inyong ginagamot. Para malaman natin, malam niya kung shirkan. Baka mamaya may shirk eh. So, ang mainam ay hindi sinusulat, kundi binabasa. Yan. Paano po malalaman ang tama ang akida ng isang mananampalataya? Paano malalaman? Siyempre, mahirap malaman to, lalo na pagka sa mga mababang level. Pero ito po ang may papayo ko. Kinakailangan ng isang mga ngaral na magpakilala ng kanyang akida. Doon mo malalaman. Magpakilala siya. Ano siya? Asha'ira? Shia? Maturidiyah, Salafi, dapat alam magpakilala kasi kung hindi magpapakilala, problema. Kailangan magpakilala para alam natin ang source ng pinagkukunan natin ng kaalaman. Sabi nga ni Ibn Sirin, inna hadal ilma dinun, ang kaalaman na ito ay religion mo. Fanduru amman ta'khudhu na dinakum. Tingnan ninyo kung kanino niyo kinukuha ang inyong religion. So kinakailangan sa isang mga ngaral, normal, maging aware po kayo, alamin niyo ano akida niya. Ayun ko lang yun. Kasi lahat ng manakakita sinasabi yun. Oo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga magpakilala. Kumbaga sa pag-aaral, suot niya ID niya. Oo. Hindi yung sasabihin niya, estudyante ako, hindi sapat yun. O, saan kayo estudyante? Pakita ng ID. Basta estudyante ako, ganun lang. Pakilala siya anong identity niya. Kailangan yun sa panahon natin. Bakit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa taftariku ummati ala 37 firqa? Bakit sinabi ng propeta na mahati ang aking umma sa 73? Kung lahat naman pala pwede. Sabi ng propeta, kulluhum finnar illa wahida. Lahat ay mahuhulog sa impyerno. O kung pwede naman pala yan, bakit may mahuhulog sa impyerno 70? Kung pwede naman pala lahat yan, Muslim ka rin, Muslim din siya, Muslim din. O di hayaan na, Muslim naman lahat yan. Kaya anong, asan yung sinabi ng propeta na 73 daw ang hati ang umma? Umma ng propeta, sabi niya, umma ko. Ibig sabihin, makapasok pa rin lahat sa paraiso yun. Kaya lang yung 72, dadaan mo na sa impyerno. Illa wahida. Maana alayhi wa ashabi. Kung ano yung para pamamaraan ko at mga sahaba ko, yun ang makakapasok lang sa paraiso. Eh, kailangan niyang isabihin anong akida niya. Kung siya ay salafi, kailangan niyang sabihin salafi siya.
Kung siya Yashaira, magpapakilala rin naman yan. Hindi pwedeng pinagkukulan natin kaalaman, yung majhulul akida, hindi natin alam. Ano akida niya? Kasi may mga ibang sekta na itinatawag nila akida nila. Pero hindi tayo magbabanggit ng pangalan ng ano dito, tao. Hindi tayo magkano kasi ma-issue tayo. May naiintindihan. Ang payo ko sa inyo, sa isang mga ngaral, tanungin nyo ano akida niya para makasigurado kayo. Sige po. Oh, di mas mainam. Yun ang ano. Pinakamahalaga. Mas mahalaga yung akida kaysa kagwapuhan niya. Oo. Oh. Bawal yun. Kung walang guantes, walang takip. Wala pong nabanggit na, hindi naman ibig sabihin na lahat ay nabanggit na bawal, nabanggit ang parusa. Hindi lahat ng sinabing bawal, alam natin agad kung ano ang parusa na panaghihintay sa kanya. Pag sinabi natin bawal, ay siyempre, bawal, ibig sabihin may parusa sa kabilang buhay pag binilabag mo yun. Oo. Okay. May dalaw? May dalaw. Ay, hindi siya pwedeng magpumasok saan? Hindi siya pwedeng magtambay sa masjid. Yun, actually, ang ilan sa mga ulama, pinahintulutan nila kapag kinakailangan niya pumasok sa masjid upang mag-aral. Oh, pinahintulutan ng ilan sa mga ulama natin na pumasok sa masjid, mapangalagaan lang na hindi kumalat yung kanyang ang dalaw niya. Okay na yun. Okay. Bakit bawal ang baboy? Oh, ito, bakit bawal ang baboy? Sabi ko nga kanina, pag bawal, kailangan may dalil. So, ang sabi ng Allah, hurrimat alaykumul mayta waddam walahmal khinzir. Hindi haram sa inyo, sabi ng Allah, ang hayop na namatay na hindi nakatay at dinuguan at karni ng baboy. Haram, haram. Kung bakit ito haram ang baboy? Kasi binanggit ng Allah sa Quran. Ibig sabihin, pag ang Allah nagbawal, ibig sabihin makakabuti sa'yo. Yung ang original, pag sinabing kinatay, pag inihain nila sa atin, ang original niyan, kinatay nila. Ang original ng pagkain na bibigyan nila sa atin, halal yun. Pag, oh, kumbaga, yung mga binibili mo sa market, wala kang idea kung kinatay ba nila o hindi. Ang original niyan, halal. Hmm. Ng karni. Hmm. Oo. Pwede kang bumili. Oo. Alam, naintindihan ko. Pero, ang original na mga binibinta na karni ng mga Kristiyano at Hudyo, halal sa atin. Huwag mo nang kaya, tulad na sinabi ko, huwag mo nang tanungin kung kinatay ba nila o hindi. Nagbismila ba sila o hindi. Maliban, kung nakita mismo sa dalawang mata mo na pinuktok niya. Eh kung Ha? Katulad ng sinabi ko, maliban kung nakita mo mismo. Kung nakita mo mismo, talagang bawal sa'yo. Kasi nakita mo na eh. Sabot, tatanungin mo pa, pinukwok mo ba? Oh. Malinaw, okay. Ano ang mangyayari kung ang isang Muslim ay nagpamana sa anak na hindi Muslim? Walang mana sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim. La yarithul kafiru shay'a. Hindi, walang mana sa pagitan ng Muslim at non-Muslim. Pagka namatay ang Muslim, walang mana yung Muslim. Pag namatay ang non-Muslim, walang mana ang maliban sa mapagkakasunduan lang. Walang mana, hindi i-apply yung faraid. Yung batas ng mana. Okay. Basta importante, hindi naghalo. Oh. Oh, kung naghalo, ay iwasan mo. Kaya naghalo. Pero kung magkahiwalay, walang problema. Ha? Hindi ko masyadong marinig. Okay, sige. Kung isa lang iwasan. Kung nakita mo mismo. Kung nakita mo mismo, mas maganda iwasan yung mga ganun. Ng mga karne. Kung pinaghalo nila yung mga halal at haram. Oo.
Basta pag nakita mo mismo, iwasan. Pag nakita mo mismo. Okay. Paano kung alam mo paano kinatay ang karne ng baka at marami pang iba, pwede ba yun sa atin? Kung nakita mo kung paano niya kinatay, pinukpok niya, kinuryente niya, huwag mo kainin. Kasi nakita mo eh. Yan. Oh, nahulog. Kanina. Ano ang karapatan ng mga babaeng Muslima sa asawang Muslim? Karapatan niya, yung nabigyan ng matuluyan, ng damit niya, ng pagkain niya. Oh, at sa higaan, kasama yun, nakarapatan niya. Pero yung pinansyal, yung pangangailangan lang niya araw-araw. Ha? Anong nawala? So, yun ang mga, pero hindi mo karapatan bibilihan ka ng kotse, bibilihan ka ng mga laruan, hindi na alabas na yun sa karapatan mo. Tama ba na kapag Muslim ka na, yung mga dati mong kaibigan noong hindi pa Muslim ay dapat iwasan? Sa Islam, pagkikitunguhan natin ang mga non-Muslim ng mabuti pero bawal makipagkaibigan sa kanila. Bawal makipag-friend. Makipagkaibigan sa non-Muslim. Pero pagkitunguhan pa rin sa natin sila ng mabuti. La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Hindi tayo pinagbawalan ng Allah na makitungo ng mabuti sa mga non-Muslim. Hanggat hindi nila tayo pinagpapatay, hindi nila tayo pinagtatabuyan, pinagkikitunguhan nila tayo ng mabuti, pagkitunguhan din natin sila ng mabuti. Pero huwag kang makipagkaibigan sa kanila. Halimbawa, mga kaibigan mo nung hindi ka pa Muslim, nung nag-Muslim ka na, hindi mo na sila pwedeng kaibiganin. Ang pagkikipagkaibigan kasi kasama mo palagi. Yun ang tinatawag na kaibigan. Ano ang dapat gawin kung ang asawa mo ay hindi marunong makinig at madaling magalit? Okay. Mga person, mga babae. Ha? Kasi ba 'yung babae nagtanong? So wala talaga lalaki 'to. Okay, so bilang babae, kaya nga dapat bago ka mag-asawa, kilala mo muna 'yung asawa mo eh. Yan. So dito, bilang babae, magsabar. Laging habaan palagi ang sabar ng babae pagdating sa kanyang asawa, pag nagalit, magsabar. Maliban lang kung may mga salita na hindi na maganda lumalabas sa bibig niya, mga pagmumura, pwede ka na mag-file ng ano sa Sharia. Paano kung maano pa rin? Ayun na sa iyo yun. Kung mahal mo, magtitiis ka, karapatan mo naman yun. Sabi ko nga, kung ang tanong, pwede bang magreklamo kung nagmumura na, pwede ka na pero kung titiisin mo, karapatan mo yun bilang babae. Oh. Magsabar kayo, sabar. Assalamu alaikum. Bakit po ipinagbabawal ang pabango sa babae at hindi ipinagbawal sa lalaki maamoy din yun ng babae? Wala problema sa amin na magpabango. Sa inyo lang kasi bawal. Pabango. So, sa amin, pwede kami magpabango at yun ay sunna. Kasi kayo kasi mga babae, nakaka-fit na. Oo. Nakaka-fit na. Okay lang kami, kaya hindi naman ganun yung fit na namin sa inyo. So, yung babae kasi may dalil lang sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ayong mamraatin ista atarat ita sumabihal fahiyazaniya. Ang sino mang babae na nagpabango para lumabas at maamoy ng mga kalakihan, tinawag siya ng Propeta ng nangalun niya. So, ang pabango mo, ang pang-akit mo para lang sa magiging asawa mo, dun lang dapat. Kaya dapat normal lang yung ano nyo, yung na okay lang yun, walang problema. Okay lang, at least maamoy nyo kami mabango. Kusa na maamoy nyo kami mabaho. Walang problema doon. Okay lang yun, na maamoy nyo kami. Okay, so bawal yun, kasi yun ang sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawal magpabango ang babae. Kasi ang babae naman, siguro, kaya siguro pinagbawalan ng Propeta ang babae, kasi mabango naman talaga yung babae. Kahit hindi naman sila magpabango. Ano po ang hukom sa pangungutang ng sasakyan o di kaya bahay na hulugan, ano po ang dalil? Ang pag-utang ng installment halal maliban kung mayroong penalty. May penalty. Oo. Ang pagkakaroon ng installment, yung bay utaksit, halos nagkasundo ang mga ulama natin dyan sa pananaw ni Imam Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i, at ni Imam Ahmad bin Hanbal, na kapag cash is 50,000, pagkautang is 70,000, walang problema yon.
Basta wag lang may penalty, kasi kung may penalty yun na yung riba. Wahallallahu al-bay wa harrama riba. Inihalal sa inyong bintahan, bawal lang yung may riba. Kasi negosyo din yun ng may tubo. Siyempre, pag bigas, cash, 1,000, pag utang, 1,200, okay lang. Negosyo yun. Oh, pero pag halimbawa, pag hindi ka nakabayad, may dagdag na 100, yun yung haram. Which is ganyan yung paraan ng riba noon sa panahon ng kamangmangan. Na pag wala kang tubo ngayon, pag hindi ka nakabayad, tutubuan niya. Ah, talagang haram yun. Anong sura at aya po ang dalil patungkol sa hindi pwedeng kaibiganin ang hindi Muslim? At bakit po? Yan ang sabi ng Allah. Nakalimutan yung sura. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya o ba'd. Huwag ninyo silang gawing mga kahalili, kaibigan, kaklos, kakampi. Yan ang sabi ng Allah sa Quran. Kasi sila yung nagkakampihan. Oo. Wait lang. Kaya ano, mahina ko sa ano. Check nyo lang, madali lang. May sino ba may surat Al-Imran? Okay, pag-ibasa? Okay, napatingin. Sino may ano? Surat Al-Imran. Ayah number? Pwede bang ano to, maka-research? Pwede ba siya mag-search agad? Pwede, hindi siya pwede mag-type? Ang ano? Kung nadala cellphone mo, naiwan ko yun. Yung cellphone na pwede mag-type ng ano? Okay, so inshallah, habang inaanap niya, ano po ang hukom? Okay. Bawal po ba alaga ng ano to, apo? Anong apo? Aso siguro? Apo po, apo. Apo? Ah, okay lang, walang problema. Kasi at yun ay parang anak mo na rin. Haram daw mag-alaga yung lola sa ako. Ah, hindi naman haram. Okay lang yun. Kasi ang ako, halimbawa yung nanay ng nanay ko, pwede niyong tawagin na nanay ko. Oo. Ang bawal lang, yung magpapalit ng apelyido. Mag-ampun ka, papalitan mo ng apelyido. Yun yung bawal. Papalitan mo ng apelyido yung bata at ipapa-apelyido mo sa'yo. Eh, paano po? Pag wala patulad po dito sa akin, wala siyang father. Wala siyang, bakit? Nasaan yung napunta yung tatay? Saan yung tatay? Kung, hindi pwede, kasi kung... Hindi po kasi ano siya, bari nung buntis ako nun, hindi niya matanggap. Okay, kahit na hindi niya matanggap, kahit na Muslim ba yung tatay, kailangan ipangalan sa kanya. Sabi ng Allah sa Surat Al-Azab, udu'uhum. Hindi ko po nailagay. Okay lang, basta yung mahalaga, alam niya tatay niya. Yung bata, hindi mo pwede ipakilala yung tatay niya. Kasi sabi na udu'uhum li abaihim, kailangan yung itawag yung bata sa tatay niya kahit nang Muslim. Kasi po parang kung sana lang mag-asawa, ilalagay na siya bilang father. Nang bagong asawa mo? Okay. Ah, haram yun, hindi pwede. Kasi wala lang yung father na kayo. Eh, kailangan pa rin kasi kilala mo yung father niya dati. Paano po kung ginawa yan na wala pang kaalaman? Kung nakalagay na sa papel, kung tapos na, walang ibang usapan na yun. Kasi hindi mo na kasalanan yun. Oo. Ang itinutukoy natin dito, alam mo yung batas, pero pinalitan mo pa rin. Yun yung bawal. Pero ganun pa man, hindi pa rin pwedeng ipapilido sa bata ang apelido ng nanay. Talagang sa tatay talaga yun. Oo. Okay. Kasi pag yung asawa ay anak mo daw ay nag-asawa, obligado po na aalagaan niya yung anak niya. Hindi daw ipaalaga sa lola. Ang talagang obligado sa bata na alagaan ng nanay. Ngayon, kung wala yung nanay, kung katulad pa yung paghiwalay ng mag-asawa, kung hindi na qualified yung nanay, mapupunta sa nanay ng nanay. Oo. Okay, sabi ng Allah, la yatakhidil mu'minun al-kafirina awliya, pwede niyong basahin. Ito, ibang ayat to. Sa suratu, anong suratu? Al-Imran. Suratu Al-Imran, pagkaibigan sa non-Muslim. Ayat 28. Oo. Oh, sige po. Sige. So balik na lang tayo, inshallah. So paalam muna tayo sa ating mga viewers. Magsalam muna tayo, inshallah. Tabi ko muna yung video.
Taba mo na ako. Oh,
see you next time. Okay. Thank you.
Thank you.
Dito din na lang. So, ito lang question, no? Ah, okay. Okay. Iyan na natin yun. Okay, start na tayo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. So, ito yung question. Pwede po bang, haram po ba ang pyramiding na negosyo? Pangkalahatan, pyramiding o networking ay sa pamamaraan ng negosyo talaga dinabawal. Maraming nalalabag yung ano, negosyo ng pyramiding. Kung saan yung mula sa baba, tapos marami siyang mga nare-recruit, kumikita siya doon. Hindi naman talaga, ang layunin diyan talaga yung produkto. Ang layunin talaga dyan, yung kinikita mula doon sa mga nai-invite mo. Kasi yung produkto, ginagamit lang naman yan. Para lang maimbitahan mo yung tao. Pero doon talaga sila kumikita sa mga produkto na yun na napipilit hanggang bilhin. Oh. Kasi kung tutusin, yung kape, marami namang kape. Sabon, marami rin sabon. Toothpaste, marami rin toothpaste. Pero dahil doon sa kikitain mo, pag marami ka na-invite, mapipilit nga bumili ng toothpaste. Kahit natampak na tampak yung toothpaste mo sa kwarto mo, dagdag pa rin ng dagdag kasi gusto mong dumami yung kita mo. So maraming, ano yan, maraming nalabag pangkalahatan para hindi mahaba yung, ano, may video din ako dito na sagot. Pangkalahatan, lahat ng negosyo na may ganitong paraan, ay wag nyo na papasukin. Magnegosyo na lang kayo na hindi nyo na ito kailangan. Oo. Wag na kayo mag-invite-invite pa. Wallahu alam. Pwede po ba hingian ng sustento ang bata kahit po kafir ang ama niya? O naman, karapatan ng tatay na ano, karapatan ng bata sa kanyang magulang kahit na siya ay non-Muslim yung bata. Obligado pa rin sa tatay na gastusan kasi anak pa rin niya. Opo. Haram po ba o pwede ang life insurance? Ang insurance po, pangkalahatan po dito sa Pilipinas, wala akong nakikita dito na pinahihintulutan. Lahat po ay haram. O, lahat ng insurances dito sa Pilipinas, mapapel health man yan o maliban sa mga mandatory. Kumbaga, kasama sa trabaho mo na kinukuha talaga sa'yo yun. Pero yung ina-apply yan, bawal talaga yan. Kasi hindi mo alam, ito life insurance, hindi mo alam kailan ka mamatay. Baka nakabayad